Kumusta mga good vibes? Panibagong bike check ulit. And today, pag-uusapan natin ang pinakamabilis na e-bike na nasubukan ko na so far. This is the Nocto Ranger. Here it is. Kung bago kayo sa channel na to, welcome sa inyo. My name is Jer Victor. Gumagawa ko ng mga videos about tips, reviews, and events. Mga bike checks na rin kagaya nito. Kaya kung gusto nyo mga ganitong klaseng content, you're in the right place. Consider subscribing and tick the bell button para ma-notify kayo kagad. So ito, Nocto, this is a new player in the Philippine market when it comes to e-bikes. But they've been around in the US for quite some time now. Actually, may presence na sila sa mga international sites like eBay and Amazon. Kaya kung based kayo sa US and interested din kayo, feel free to look around. Their flagship models include the Nocto Ranger, which is a 27.5-inch mountain bike, the Nocto Rugged, which is my personal favorite, and it's a 20-inch cruiser with 4.0 fat tires. Sobrang komportable. And nakagulat yung torque nito, lalong-lalo na pag nag-self-throttle ka. And then the Nocto Breeze, which is a woman-specific commuter. I was fortunate enough to try the Ranger and the Rugged, but in this video, mas magfo-focus tayo sa MTB, which is the Nocto Ranger. Masasabi ko yung e-bikes ginawa talaga for leisure rides that will take less effort. Open naman ako sa ganitong type of riding kahit may motor kasi may mga riders naman na nangangailangan nito. On top of yun nga yung pagiging casual, may mga competitive din naman na performance e-bikes na nilabas sa market kagaya ng Turbo Levo and Turbo Creo by Specialized. And of course, the Canyon Neuron, to name a few. Competition-wise, nakakaroon din naman ng mga events para dito. And for the enthusiasts who would like to experience the thrill of mountain biking, pero for some reason, limited na ang fitness level due to different reasons kagaya ng health, age, and other physical restrictions na beyond sa control natin, malaking bagay ang innovation na ito eh. Another is the concept of shuttling. Imbis na mag-effort ka paakyat, magagamit mo na din ng bike na to for leverage. Malaking bagay kung hindi ka naman competitive and yun nga, gusto mo lang ma-experience din. And then, here comes the Nocto Ranger. This is a mid-level mountain bike that is initially built for commuting and casual rides. Pero dahil sa service ng Nocto Philippines, customizable din naman ito for performance kung gugustuhin. Sa ngayon, ang susubukan ko itong stock model na pinadala nila. Check natin ng specifications and insights ko na rin habang ginamit ko to for several days. Yung bikes nila mostly matte black yung finish. Pero kung gusto niyo ng ibang kulay, meron din naman yung ibang models nila. Pero hindi naman ganun kalawak yung choices. Usually mga white ganyan. Malaki yung Nocto na logo sa bottom tube na bright, puti yung kulay. Size of this bike is 17.5. Medyo malaki para sa akin pero hindi naman na nagko-compromise ang comfort dahil nga it takes less effort for me. Yung nga kasi e-bike to. Aluminum alloy yung frame, may kasama na ding coil type na fork na straight ang steerer tube. Ang napapansin ko lang sa head tube nito ang taas. Design na rin ito para hindi mabigla yung steerer tube sa mga sudden stops pag engage ang motor. Sa drivetrain, naka Shimano Turning na 6-speed. And para sa akin, enough na since assisted naman ng motor pag naka-on. And pag naka-off naman, more than enough, tinry ko sa C6 one time. And maramdam yung bigat ng bike initially, pero pag nakapag-gain ka na ng momentum, kayang-kaya na namang mag-ride. Makakatakbo ka ng mga around 20 to 23 kilometers per hour ng walang effort. But it's still upgradable kung gusto nyo na naman, wala na namang problema, kayang-kaya naman. Brakes are a pair of Zoom X-Tech hydraulic disc brakes. This is more than enough stopping power kung sakaling manggagaling sa high torque. Ang maganda dito kasi hydraulic disc brakes na sila instead of mechanical for additional power. And yun nga, Zoom pa yung ginamit, isa sa mga reputable brands. Alam nyo naman pagdating sa preno, very particular ako dyan eh. And I believe that the manufacturers made the right choice for this. Pagdating sa manufacturing, yun nga, this is distributed internationally. Nagkaroon na rin dito sa Pilipinas and the factory is from China. Ngayon, may kasama na din itong rear rack, front and rear fender for bad weather conditions and wet roads. At may integrated light and horn na din. Stock yung crankset nito, square tapered yung bottom bracket, 1x yung setup nito, tapos 42 teeth naman yung biggest cog para sa big climb on top of the powerful torque of the e-bike. Ganon ka-powerful? Pag-usapan naman natin yan. So ang nakalagay dito, geared na hub motor. Yan, nasa hub siya, tapos 500 watts na to. Yun, ganun kalakas, tapos CZJB Motors ang tatak.
In paper, magugulat ka sa lakas pero hintayin nyo once nasubukan nyo na. Hinga, initially nakakabigla eh, and then pag tinodo pa, doon ako nabilib. Mabigat lang yung battery nito, yung nakakabit dun sa mismong frame, pero once na naka-on na, hindi mo na ganun mapapansin eh, kasi yun nga, magre-rely ka na rin mostly sa power nung motor pag naka-on. There are 5 speed modes, and then yung LCD controller nito integrated na sa mismong bike, na nakakabit dun sa handlebar, at may 5 levels of speed ito. So, ang mangyayari, pag kunwari sinet nyo sa level 1, mga 18 kilometers per hour yung bilis nito. Ideal for neighborhood rides, ikot-ikot sa subdivision, and of course for errand rides na rin. Level 2, nasa 20 to 21 kilometers per hour. Medyo may konting tulak na yon and decent enough. Level 3 naman, nasa around 25 kilometers per hour. Pasok na sa casual rides to. Level 4, may konting sipa na sa power at around 28 kilometers per hour. Yan, medyo lumalakas na to. And it's fast enough kung gusto nyo sa mga partial rides na medyo malalayo na. Ayan, yung mga around 30 to 50 kilometers. Pasok na pasok to. Ang nakakagulat dito is pag nag-level 5 na, ayan na. Kaya ang suggestion ko, wag munang magsisimula sa level na to kasi talaga mapapa-atras yung katawan mo. Trust me, nangyari sa akin sa Nacto Rugged. Pedal assist kasi to, tapos self-throttle na rin. In paper, they said it's 35 kilometers per hour. Pero nung sinubukan ko na, pumalo to ng 38 kilometers per hour. Ganong kabilis. So yeah, I believe this is too fast for a regular e-bike and relatively cheaper compared to other brands na 25 kilometers per hour lang yung maximum speed. Ang SRP nga pala nito ay 49,000 pesos. Yung speed nito sinubukan ko paikot-ikot sa amin. Tapos yung maximum na level nito, pati na rin yung battery life, sinubukan ko sa C6 bike lane pati sa mahabang parang na rin kasi yun yung pinakamalapit. And ayun nga, walang ka-effort-effort sa ahon. Hindi ko na rin ni-record sa Strava yung mismong ride kasi nga, yun nga, ang daya eh, ang bilis sa akyat. Yun nga lang, ang napapansin ko rito, pag tinodo yung piga o effort, lalong-lalo na sa mga steep climbs and in this case, mga 10 to 14%, mas mabilis ang pag-drain ng battery. So indicated din naman ito sa display unit eh, na pag nag-self-throttle ka na mabilis, parang umaatras. Yung bumibilis yung drain ng battery, mga 2 bars mawawala, tapos babalik mga 1 bar. On top of dun sa hindi pa nagagamit. Or may number naman sa baba, yung number of watts na nakokonsumo nito. So either way, may indication siya. And napansin ko rin pag maximum effort yung e-bike, namamatay yung motor nito. Lalong-lalo na sa mga steep na akyatan. Posibleng dahil na-overwhelm yung motor nito kasi yun nga, bigla ang lakas ng effort. And if this is the case, i-start mo na lang ulit yung motor tapos switch on and then use it as normal. For the motor's engagement, it's via pedal assist. Mga halfway through the revolution of the crank, mag-i-engage na yung motor kaya ingat na din. And then pangalawa, self-throttle din ito. Ibig sabihin, may lever sa right side ng handlebar for this to work kahit hindi ka pumedal. So depende na lang sa inyo kung kakailanganin nyo or hindi. Ngayon, balik tayo sa battery life. Ito yung malaking baterya sa gitna na natatanggal naman yan eh. Kaya pwede mo siyang i-charge separately dun sa bike. Yung buhay nito, 1,000 charge cycles. Kaya mahaba-haba na rin. Charging time, 4 to 6 hours. And ganong kahaba naman yung buhay nito. Ngayon, kung mag-stick ka lang sa level 1, yung rated distance is 100 kilometers. Kayang-kaya niyang i-cover. Pero syempre, hindi ka naman mag-stick sa level 1 lang eh, pag gusto mo mag-cover ng 100 kilometers kasi syempre gusto mong bilisan pa. And pag may mga slight na ahon, doon mo na gagamitin yung level 1 na power. And then, kung gusto nyo naman, mas malakas pa level 3 naman, tatagal ka ng mga 65 kilometers. Ngayon, in my case naman, sinagad ko yung full battery nito at the maximum level of, yun nga, level 5, buong ride na yon, tumagal naman ako ng 55 kilometers at nakauwi pa naman. When it comes to safety, dalawa ang nagustuhan ko dito eh. Una is yung sa pag-switch. May susi ka para dito and may isa pa as spare. Hindi basta-basta mag-on yung display unit pag pinindot mo. Kung gusto mo mag-on ito, kailangan mong i-long press to make sure na hindi sensitive yung buttons nito. Pangalawa naman is yung communication between the brakes and the motor. Since malakas ang torque nito, hindi ito safe kung bigla ang kanliliko eh. Yung mismong sharp yung turn para bumalik. Mahirap na eh, kasi yun nga, may pedal assist biglang umabante ng mabilis.
Kaya ang ginawa nila, kahit na naka-half press lang yung preno, magdi-disengage na yung motor and mag-i-indicate din sa display unit kung bakit. So yun, parang ano niya, safety feature nga niya. Kaya pag ganito, just pedal as normal while slightly squeezing the brake levers para ma-safe. Lights are more than enough pag sa night rides and ang maganda pa, mababa yung placing nito kaya kita ka agad yung sahig. Partnered na rin ito ng malakas na busina para sa busy traffic. Now for the after sales, sa pagkuha ng bike and then sa service na rin, yun nga, meron silang sales and service center located dito sa Unit 5, Number 14, 1st Street in New Manila, Quezon City. May warranty na din ito, 1 year from purchase or hanggang sa maka 3,000 kilometers ka na sa odometer. So yun, covered ka within those range, whichever comes first. So overall, this is a beast of an e-bike. Ang bilis talaga niya at sobrang na-enjoy ko. Sana nga mas marami pa akong time na gamitin ito eh, pero yun nga, nasoli ko na yung mga bikes. And hopefully makabili in the future, sana. Customizable na din sa mga service centers nila yung mga parts, kaya pwedeng palitan ng gulong, cockpit, and fork. And yun nga, mag-a-add na lang kayo according sa mga presyo ng mga dadagdag na parts. So hindi nyo na po problemahin yung maghahanap kayo sa ibang mga bike shops kasi kayang-kaya na nalang i-provide. Given na meron sila ng mga parts na yon. Kagaya nung isang nakita ko dito sa shop nila or sa service center nila na built for talagang trail riding. So medyo knobby yung tires and then better suspension fork na rin yung ginamit. So yun, just one of the examples. The Nacto Ranger is one of the fastest e-bikes that I've tried with a maximum actual speed of 38 kilometers per hour at maximum settings, and the SRP is 49,000 pesos. Available din ang Nacto Rugged, isa sa mga ginamit ko rin kasi yun nga, dalawa yung dinemo ko. Customized BMX yung cockpit, same specs yung motor katulad nung sa Ranger. Ang SRP naman nito is 39,000 pesos. So that's it. Thank you for watching. What do you think of the Nacto Ranger? Do you think na sobrang worth it ba nito given yung power nito na 500 watts at 38 kilometers per hour at level 5? Para sa akin, sulit-sulit na para sa price nito compared doon sa ibang mga e-bikes na nasubukan ko na either sobrang taas kung gusto mo na mas mataas na power, or yun nga, almost same price point ng Nacto Ranger pero capped at 25 kilometers per hour yung speed. Any comments, any suggestions, and if ever may mga inputs kayo regarding e-bikes or may mga comments din kayo tungkol sa video na to sa paggamit ko ng Nacto Ranger, feel free to share your thoughts, leave a comment in the comment section. Yan, and check natin, try nating basahin isa-isa yung mga yan. Maraming salamat sa panonood. There will be more videos like this, so please subscribe now and tick the bell button para ma-notify kayo kagad. Malapit na rin tayo mag 200,000 subscribers. Thank you so much sa suporta nyo. That's it for today. Ride safely.